Blessed day, everyone! Welcome to the Oras ng Himala, Miracle After Miracle Explosion, with theme, The Season of the Holy Spirit. Live from Tubod, Lanao del Norte. Tubod, officially the municipality of Tubod, is a second-class municipality and capital of the province of Lanao del Norte, Philippines. It is located along the eastern shores of Pangil Bay and is about 60 kilometers southwest of Iligan City, 10 kilometers south of Ozamiz City, and about 2 kilometers west of Tangub City. It is famously known as the home to waterfalls, lakes, valleys, and rich blackish water, which yields the best crabs and seafood in the country. Tubod, Lanao del Norte, Northern Mindanao, Philippines, and the nations of the world. Now is the season of the Holy Spirit. Are you ready to witness and experience the unprecedented and supernatural works of God, the greatest harvest of miracles? And right now, let's give a cordial welcome to our hosts, Pastora Ana Rebecca Vergara and Pastora Marina Glyza Bariso. Maayong hapon sa inyong tanan! Welcome to the last day of Oras ng Himala, Miracle After Miracle Explosion, live here in the land of beauty and bounty, Lanao del Norte. Hallelujah! At dahil nga nandito ngayon ang Oras ng Himala sa lugar na ito, ay dumagsa dito ngayon ang buong Mindanao. Nariyan ang General Santos ng Davao Region ng Sarangani Province, ang Northern South Cotabato, ang Cagayan de Oro, at napakarami pang iba nating mga kababayan na talaga nga namang tumanggap ng mga himala, tanda at kababalaghan, himala ng kagalingan, kalayaan, at kaligtasan. At alam mo, Pastora Ana, naririto din sa lugar na ito ang presensya ng Body of Christ sa buong Mindanao. At sa lahat naman po ng mga viewers natin na nakatunghay ngayon sa oras na ito via live streaming sa ating Facebook page at YouTube channel ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, ay ikinagagalak po namin kayo makasama sa dakong lugar pong ito. Alam mo, Pastora Marina, dakila yung pinangyari ng ating Panginoon mula first day hanggang second day. Truly, what God has done in this province is all new, all unlimited, and beyond imagination. Mula first day, yung pastor's conference, dinala ng Lord ang buong body of Christ ng Lanao, ng buong Mindanao, dito sa MCC Gymnasium. Ang lahat ay nakatanggap ng himala. Ang lahat ay nakaranas ng kalayaan mula sa ating Panginoon. At yung turo ng lingkod ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo, na in Christ we are complete. Kaya naman, yung pangangaral ng lingkod ng Diyos ay talagang nagdala sa Living Like Jesus teaching sa buong body of Christ dito sa Lanao at sa buong Mindanao. At hindi lamang yan dito nagtatapos, dahil yung lahat ng mga kapatid natin na viewers na napaabutan sa pamagitan ng brochures na nagtungo sa dakong lugar na ito na mayroong mga sakit at karamdaman instantly, sila ay pinagaling ng ating Panginoon. Kaya hindi pa yan dito nagtatapos, Pastora Marina, kung ang Diyos ay gumawa ng dakilang bagay mula first day, kahapon, sa araw na ito. Ano ang inaasahan natin? Ano ang inaasahan mo, bansang Pilipinas? Yung himala, yung kagalingan, yung biyaya at pagpapala, tsaka't sigurado sa araw na ito ay siya yung makakamit. Yes. Ibibigay siya ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kaya naman, stay tuned and receive your greatest miracles. At huwag na natin ito patagalin, Pastora Ana. Kitang tanan, manindog, at atong simbahon ang atong Ginoo. Let us all welcome the Living Like Jesus Worshippers. Maglibay kita!
sa bilog ng kalibutan, pag-adayawan siya. Gamhanan ng ngalan mo, Heso Kristo. Magakanta ko misa imo, ibayaw ang pagkamatuto mo, Diyos. Siya kitang tanong sa lingwahe Bisaya. Magakanta kita. Daigunta ang Ginoo, o simbahon siya.
kaluluwa, luwalhatiin siya. Sige po, sabihin po natin, sambitin po natin ating buong puso. O aking kaluluwa, minsan pa po, oh, aking kaluluwa. O oh, aking. O oh, aking kaluluwa. Minsan pa po, lakas na natin mga tinig kung aking kaluluwa. O oh, aking. Taas po natin ang ating mga kamay sa harapan po ng ating Diyos sa buhay. Dakila, makapangyarihang Diyos. Diyos na gumagawa na walang kaparis, walang katulad ng mga himala. Diyos na hindi nauubusan ng mga kababalaghan. Diyos na walang limitasyon. Diyos na aming pinaglilingkuran, minamahal. At habang panahon ay sasambahin at pag-aalaya ng buhay, ibinibigay po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas sa pagpaparangal sa aming pong kalagitnaan. Na ikaw lamang po ang hinahangad ng aming mga puso, na ang gutom at uhaw ng espiritu ng kaluluwa at buong katauhan naming lahat ay pag-uumapawin mo sa araw na ito, Panginoon. At salamat po na hindi lang sa lugar ng Lanao del Norte, O Diyos, ang dadalawin mo ng napakadakilang pagdalaw mo, O Diyos, kundi ang gagawin mo sa bayang ito itatama sa buong bansang Pilipinas patungo sa buong mundo. At lahat na nakatunghay, Father God, sa gawain pong ito, ay katatagpuin mo ng iyong buhay, ng iyong kaluwalhatian. At salamat, O Diyos, ng mga himala mo ay buhay, na makikita, mararanasan ng buong Lanao del Norte, O Diyos, sa bayang ito. Ang mga bulag ay makakakita, ang mga bingi makakarinig, ang mga pilay ay lalakad. Ano mang uri ng sakit at karamdaman, O Diyos, na nagtungo sa lugar na ito, silang lahat ay pinagaling mo at silang lahat ay nakaranas ng himala mo. At salamat, O Diyos, ng pagpapadala mo sa buhay ng lingkod mo. Apostol Renato D. Carillo ay mag-iiwan ng dakilang istoryang hindi makakalimutan ng buong Mindanao at ng bayan ng buong Lanao del Norte. And it is done, Heavenly Father. And we give you back all the glory in the mighty precious name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Alam niyo po mga iniibig, marami pong nilalapitan ang bansang Pilipinas, ang mga tao. Hinihinga ng tulong, naghahanap ng solusyon. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. At Siya lamang pong binigyan ng pinakamataas na pangalan upang tayong lahat ay maligtas, upang tayong lahat ay magkaroon ng kagalingan, upang tayong lahat ay dalhin sa pag-asa, makamta ng pag-asa. At yan po'y walang iba kundi ang pangalan ng kataas-taasang Diyos, ang Panginoong Yesu Kristo. Taas natin ating mga kamay. Iwalhatiin natin ang pinakamataas na pangalan sa lahat. Ang dakilang Diyos, ang Panginoong Yesu Kristo na nasa ating kalagitnaan.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on and sing. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Sing your name. I just want to speak His name. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. I just want one more time. Come on, you sing. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Darkness over every enemy.
yun, di ko malipa yun. Sa lanaw malipa yun. Yes! Di rin malipa yun. Asato ko malipa yun. Sa lanaw malipa. Sahot! La 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 la. Asa malipa yun? Di rin malipa yun. Di ko malipa yun. Sa Mindanao malipa yun. Amen! Di malipa yun. Di ko malipa yun. Sa Mindanao malipa yun. La 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 la. Ikaw anak sang Diyos, kita tanan anak sang Diyos. Amen! Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kita tanan anak sa iyo. La 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 la. Napakasaya dito sa Lanao del Norte. Purihin po ang ating Diyos sa buhay. Minsan pa po, ibigay nga po natin ang pinakamalakas sa palakpak. Gusto po marinig ng ating Diyos sa buhay. Ang palakpak, ang sigaw na matagal Lanao del Norte! Woo! Kulang po yung sigaw niyo. Dito sa ating kalagitnaan, ang Diyos ng Himala, makapangyarihang Diyos sa buhay at nakahanda na kayong lahat ay pagpalain, lahat ay pagalingin, lahat ay palayain sa lahat ng sakit at karamdaman ng inyong mga buhay. Tuloy po natin yung ating palakpak. Tuloy po natin yung ating kagalakan. God says, it is finished! Tapos na ang pagdurusa mo! Matapos na ang karamdaman mo! Tapos na ang kahirapan mo! Lanao del Norte! Dinanaw ka! Ang sabi ko, dinanaw ka ng Diyos na buhay! Hallelujah! Pagdating po ng lingkod ng Diyos sa lugar na ito, ay bigla pong bumuhos ang napakalakas na ulan. Hallelujah! At alam niyo po, ang ulan ay nagpapahayag ng biyaya at pagpapala ng ating Diyos na buhay. At pag dumalaw ang lingkod ng Diyos, ang biyaya at pagpapala ay kakambal niya! Sapagkat ang Diyos na sumasa kanya! Hallelujah! Ay Diyos ng Himala! Lanao del Norte! Pinagpala ka ng Diyos! You will never be the same again! Woo! Ang mga bulag ay nakakakita sa lugar na ito! Ang mga pingin nakakarinig! Ang mga pilay ay lumalakad! At lahat ng uri ng Himala ay hindi mo lang mararanasan! Makikita mo! Woo! Praise God! Hallelujah! Grabe po!
Alam niyo po, kahit kami po nakasama po ng lingkod ng Diyos sa bayang pong ito ay grabe po yung kagalakan po namin. Patungo pa lang po kami sa lugar na ito, nag-uumapaw yung kagalakan sa aming mga puso. Alam niyo po kung bakit? Ganito pala kamangha-mangha ang ginagawa ng Diyos! Woo! Praise God! Hallelujah! At alam ko po na excited po tayong lahat. At alam ko po na damang-dama na po natin sa lugar na ito ang dakilang bagay na gagawin po ng ating Diyos sa buhay. At ngayon po naman sa lugar na ito, hallelujah, para lubusan po ang ating pong kagalakan sa araw pong ito. And let us welcome Pastor James Inanod sa ating pong kalagitnaan. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sige po, kulang po ang inyong mga sigaw! Kulang po ang inyong mga palakpak! Kulang po ang inyong mga talon! Hallelujah! Let us welcome God the Father! Let us welcome God the Son, Jesus! Let us welcome God the Holy Spirit! We welcome you, Lord! I-welcome po natin sa napakalakas, umaabaw, at walang sukat na paglagyan ang Diyos na buhay na nandito sa ating kalagitnaan! Hallelujah! Hallelujah! Lanao del Norte, your time has come! Yes! Hallelujah! Sige po, makaupo na po tayo sa presensya nating Diyos na buhay. So, ako po ay andito sa harapan ninyo upang one more time ay i-welcome po ang buhay ng bawat isa. So, sa mga hindi nakaintindi ng Tagalog, magbinisayata. Ani ako sa iyong atubangan karon para i-welcome mo dinhi sa atong blessed pinagpala nga lugar sa Lanao del Norte, diri mismo sa Tubod, sa Mindanao Civic Center. We welcome you all! Hallelujah! Hinay kayo ang syakit sa mga anak sa Diyos sa Lanao del Norte! Woo! Hallelujah! Hallelujah! So, sa oras at araw pong ito, ning orasag taknag, i-welcome sad nato mga igsoon, ang alagad sa Diyos, sa kinabuhi, sa alagad sa Diyos, ang man of God, Apostle Renato de Carillo, sa buhay po ng Nanay Ellen, Prophetess Elena Carillo, ang chosen family, at ang ministerial staff at buong Oras ng Himala team. We welcome you to the land of beauty and bounty, Lanao del Norte. Hallelujah! Ito pala pang gusto tumbuhin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. O din yung orasagtak na mga anak sa Diyos. Ato sang gi-welcome ang mga kapasturan nato, ang ato mga pastor, ang ato mga church leaders, bishops, ang mga elders sa ubat-ubang mga fellowship nga atong naimbitahan, pwede ba tang mutindog tanan mga anak sa Diyos? At tanan mga church leaders, mga pastor, sige mga anak sa Diyos, sa ubat-ubang fellowship. Sige, manindog tang tanan mga anak sa Diyos, huwag niyo pong ikahiya na kayo ay tinawag. Amen! Hallelujah, ang dami nila. Sige po, kusko na to pakpak, my soul. Atong i-welcome ang mga alagad sa Diyos. Dini nga dapat. Kayo po ang kasagutan, kamo ang katubagan sa mga pag-ampo, nga kanunay na mong giampo. Nga karon ang atong pag-ampo, mga anak sa Diyos, mga alagad sa Diyos, nga maghiusa na ang body of Christ sa Lanao. Ito'y nangyari na po! Hallelujah! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sige, pwede na po tayong umupo. At hindi po nagpapahuli, i-welcome po natin ang mga pastors po natin sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na nanggaling pa po sa iba't ibang dako ng Luzon, Visayas, Mindanao para lang po makadaupang palad po tayo. I-welcome po natin ang mga pastor. Come on, si mga pastor,
tayo pong lahat ay tumayo. Yes, hallelujah. Ang dami niyo po. Tunay nga po, ito na po ang kaganapan at pangako at propesiya sa ating mga buhay sa bayan pong ito. Salamat po sa inyo pong pagdalo. Hallelujah. To God be all the glory. At sa lahat po ng mga first timers, sino po dito mga first timers? Wala po bang first timers dito? Lahat po ba ay nakadalo? Tanan ba mo nakatambong mga anak sa Diyos? Sa unang araw, dalawang araw? Amen? Hallelujah? Sige mga first timers, pwede ba tangmutindog mga first timers? Come on, wag po kayong mahiya. Ito po ang time natin, wag po tayong mahiya. Hallelujah! Woo! Hallelujah! We welcome you all. Amo kamong gi-welcome, diri sa amo ang pinagpala nga dapit sa Lanao del Norte. Og bisan pa man sa mga, sige Mayson, pinamo makapanglingkod Mayson, sa atong mga may sakit og balatian. Kinsa may anaay mga sakit og balatian diri? Sige, pirita mo tindog. Tumayo po tayo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Pumasok kayong may sakit karamdaman! Alis kayo! Dala-dala ninyo ang dakilang ani ng mga himala! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Sige mga ison, pwede naman makalingkod mga ison. Kaya po, niing urasagtak na karon niya tak na og oras niing abot na gyud ang last day. Amen po ba? Nasayod ba mo, mga anak sa Dios, mga hinugugma na mo diri sa Lanao del Norte, that God had reserved the best for last. Amen. Nakasabot mo ato, mga anak sa Dios. Inihanda daw po ng Lord ang pinaka-the best sa pinaka-last day. Isa pang ulit sa Bisaya, giandam na daw sa Dios ang pinaka-the best sa uling adlaw, karon nga adlaw, ang pinaka-the best na buhaton sa Dios. Kaya ning una sagtak na mga anak sa Dios, dapat mag-expect mog dakong butang. Kung ang inyong mga sudlanan ato mga niaging adlaw mga isun mo nagsama lang sa butilya, dapat ang inyong mga sudlanan karong mga karon nga last day dapat maisun, sama maisun, kadako maisun sa kining tabay. Amen. Amen. Kaya ano maisun, kung gamay atong expectation, dako ka atong buhing at Dios. Dili sa gagmayng butang ang kahimayaan sa Dios, ang dagkong butang. Ang dagkong butang. Ang dagkong butang. Kaya ma-expect po tayo. I-open po natin ang gusto yung mga puso natin. The last day na po ito. Let us give our very best so that the God of the best things will come and invade Lanao del Norte! Expect na ito ang dagkong butang. Naama kay sakit balatian, naama kay problema, naama kay gihambin mga ison, ng mga problema sa kinabuhi. Ning adto mo, ning lakaw mo sa inyo mga panimalay, nga ay mga problema na may soy kapitos kawalat on my son. Pero, ang ipuli sa Dios na iningatak na ang oras my son, kaharuhay sa inyong kinabuhi. Ning ande ka my son, ning lakaw ka sa iyong balay my son, nga puno sa kabalaka, puno my son sa kining kapighatian, di na kakay ko kung anong bisayagay kaysa na maison sa mga talaglom nga term. Pero, pag-uli ni Muslimong Balay, dala-dala mo ang kaligayahan ng langit! Hinay kang imin sa mga anak sa Diyos sa Lanao del Norte! Woo! Isyagit na ito ang atong kanaugan! Dili nga dapat, isyagit na ito ang atong kanaugan! Dili nga dapat, isyagit na ito, kusuga, amen! Hallelujah! Huwag ka na itong kanan na naagi pangita o naagi tinguha, labi na sa mga body of Christ, mga tagiubang fellowship. I will set, ako at among tagaan, my son, huwag akong expectation, my son.
expect ninyo ang revival sa inyong kinabuhi. 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 When we talk about revival, my son, dili na revival lang, my son, nga masinati ni my son. Ang word nga revival means, my son, buhion ka. Ang tanang patay sa imong kinabuhi, buhion sa Dios. Buhion sa Dios. Patay nga panalapi, patay na negosyo, patay nga ministry, patay, my son, nga pananampalataya, my son, pagpangalagad sa Dios, buhion tanan sa Dios. Amen! Kaya po, sa oras at araw pong ito, pwede ba ta, mga ison, mabalik o panindog, mga ison? Manindog tang tanan? Sige, mga ison! Dapat, mga ison, mabdiko ng mga anak sa Diyos, manindog tang tanan, mga ison. At the count of three, atong isyagit ang ngalan ni Jesus, mga ison. Come on, 1, 2, 3! Jesus! One more time! Jesus! One more time! One more time! Hallelujah! Hallelujah! Sige mga ison! It is the last day! Ulay nga daw na nato mga anak sa Diyos! Sige mga ison! Yes, Lord! Ready na ang lalaw del Norte for the season of the Holy Spirit and Vengeance! Amen! Hallelujah! Kaya po, sa oras at araw po, tapayin na po tayong mulingkod. O, ning oras at takna, may son, salamat sa time ng itagaan ko niyong panahon na mo-welcome sa inyo. So, to God be all the glory, akong ihatag ang tanang kahimayaan sa Diyos ning oras at takna. Amen at amen. Siya ay buhay na patutuo ng dakilang pag-ibig at kahabagan ng Diyos na siyang nasa likod ng bawat tagumpay ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Ang pinagpalang asawa ng lingkod ng Diyos. Pinagkalooban siya ng isang pusong mapagbigay, lalo na sa mga nangangailangan, na anupat itinatag niya ang mission of love, love in action, na siyang dakilang biyaya sa hindi mabilang na mga buhay sa bansang ito at sa ibang bansa. Biniyayaan ng isang kaloob ng pagpapalaya ang kakaibang pahid sa pagpapalaya sa napakaraming buhay mula sa iba't ibang uri ng pagkakaalipin sa kasalanan at maging sa masasamang espiritu. Jesus Christ, the Son of the Living God! Shika! Haya! 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 Diyos.
Anong oras na? Anong oras na? Anong oras na? Oras ng himala! Anong oras na? Oras ng himala! Oras ng himala! Oras na ng himala sa inyong mga buhay! This is the time of prophetic fulfillment. The full manifestation of living like Jesus is now here, here, here! Hallelujah! Amen! Glory to God! Makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Maayong hapon sa inyong tanan. Hindi naman po ako magaling magbisaya. Bagamat ako po ay, ang father ko po ay taga Mindanao, Surigao City, Dinagat Island. And then ang mother ko po ay Antiquina, Iloilo. At ako po ay taga Luzon. Subalit ang pangalan ng Luz Biminda hindi napunta sa akin. May kapatid po kasi akong Luz Biminda na kung saan Luzon, Visayas at Mindanao po ang ibig sabihin nun. Bagamat hindi man po ako Luz Biminda, ako naman po nag-apply ng Luz Biminda na kung saan naikot ko po ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. Naging biyaya at pagpapala. Amen. So, ako po ay nagagalak at natutuwa na kayo'y makadaupang palad sa oras at araw na to. At daladala po ang himala ng Diyos. Na kung saan sa bawat pagtayo at pagtindig po ng lingkod ng Diyos at ng buhay ng bawat isa sa amin, ang Diyos ay naghahayag sa aming mga buhay. Amen. So alam kong nasasabik kayo at nasasabik na maranasan ang Diyos na buhay. Kaya tayong lahat ay tumayo. Shike harababakataka sike. Taas po natin ating mga kamay. Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Come and do what only you can
ka, O Diyos. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na may-ari ng kayamanan. Diyos na limikha ng mga kayamanan sa silong ng langit at lupa. Siya nga po, O Diyos. Gawin mo kung anong gusto mo. Ihayag mo kung anong gusto mong ihayag sa aming kalagitnaan. Ipaunawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin ang bawat kapahayagan na iyong ibaba sa aming kalagitnaan. Oh, we welcome you, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit in this place. Yes, Father God. Nandito po kami, O Diyos, ay nagkakaisa. Nakakaintindi. Magkakaiba man ang aming kulay. Magkakaiba man ang aming taas, tindig, laki, liit. Subalit ikaw ang Diyos. Na patuloy naghahayag sa aming buhay at ipinapaunawa. We are one body. Upang iligtas na ang bayang ito, magkakaisa kami. Magkakaisa kami. Yamang iisa ang aming tinatawagan. Iisa ang aming pinaglilingkuran. Ikaw lamang, Panginoon Jesucristo, na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ikatlong araw'y muling nabuhay. At sa iyong pagkabuhay na natiling buhay magpahabang panahon, na siyang sumasa amin at tinanggap namin mula nang tanggapin ka namin at makilala, hindi mo na kami iniwan. Kaya naman po, Diyos, narito po ang aming buhay. Shikera babakata ay nagsasabing, we are. There is one body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forth. With His praises on our lips and a sword in our hands, we are marching on with power as we possess this land. One more time. There is one body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forth. With His praises on our lips and a soul. Yeah! We are the people.
Hallelujah! Glory to God! So makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Minsan po ang pagbati mula po sa lingkod ng Diyos, Apostol Renato de Carillo, sa aming buong sambayan, ang lingkod ng Diyos na kung saan pinili at hinirang, isa sa pinili at hinirang ng Diyos sa huling kapanahonang ito, na kung saan biniyayaan ng mga ng mandato. Amen? Upang dalhin ang katotohanan sa harapan ng Diyos. Nang sabi nga po ng Diyos sa kanya, Son, build me a true church. Teach my people to love me, serve me, and obey me. Teach them to live like me. Amen? Sabi ng iba, oh, pwede ba kami maging kagaya ng Panginoon? Yes, of course. As long na ang Diyos ay nasa inyo, ang Panginoon Jesucristo ay nasa buhay nyo, nothing impossible. Amen? Hindi pwedeng hindi kayo maging kagaya ng Panginoon. Dahil from the beginning, tayo po ay kamukha na ng Diyos. Ang naniniwala po ay pumalakpak. Ang hindi naniniwala ay maniwala ka na para hindi ka na mahirapang hindi ka magpala ng Diyos. Amen? Di po ba alam po natin ang truth? Glory to God. Na from the start, ang sabi ng ating Ama na nasa langit, nang tapos niyang gawin ang kasaganaan, kayamanan, ang kalupaan, ang kalangitan, ang mga hayop, ang mga punong kahoy na ginawa niya sa pamagitan ng salita, kasabay ng kanyang himala, dahil sa bawat salita ng Diyos ay may karugtong na himala. Ang sabi ng Diyos magkaroon ng langit, nagkaroon niya ng langit. Amen? Isang himala. Nagkaroon ng lupa, nagkaroon nga ng lupa. Amen. Kaya hindi po imposible hindi tayo maging kagaya o maging living like Jesus. Dahil from the start, ang sabi ng Diyos, gawin natin ang tao katulad kawangis natin. Mabigat ba yun? Karoon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang mga sugat, nagkaroon ng kagalingan ang wala ng kagalingan. Hallelujah! Dahil sa kanyang dugo, nilinis niya tayo. Dahil sa kanyang paghihirap, pinasagana niya tayo. Amen! At ang lahat ng nawala at tumanggap kay Kristo Jesus sa ayaw at sa gusto mo, ikaw na'y pinagpala dahil ang pagpapala ay sumayo na ang Panginoong Jesucristo. Panginoon. Kung paano niya ako binless, kung paano niya ako pinasagana, amen, gusto ko pong i-share sa inyo. Nababasa na po natin ang Book of Malachi. Alam po natin lahat yan, alam ko po, sa bawat churches, itinuturo na po ito. Alam ko po yun. Pero ang tanong, naintindihan niyo po ito. Maraming pastors, manggagawa ng Diyos, takot na takot ipangaral ang Book of Malachi. Bakit mo nasabi po yun, nanay? Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat ang nag-invite po sa akin, matataas pang tao, malalaking churches, para lang ipangaral ang Book of Malachi o sa larangan ng pagkakaloob. Amen? Pastors, mga kamanggagawa ng Diyos, mga anak ng Diyos, huwag nating katakutan, huwag nating itago ang lihim ng kasaganaan. Dahil isa lang po ang layunin ng tao sa mundong ito, maging masagana, maging matagumpay ang buhay, umanlad ang kanilang tinatangkilik, amen, makawala sa hirap ng pamumuhay. Ang sekreto lang po ito, Book of Malachi. Amen? Amen. Na kailangan panahon na po na ito'y inyong lakaran. Napakaliit lang ng bayan ng Mindanao sa napakarami natin ang larangan ng pagkakaloob dahil napakahalaga nito sa buhay natin. Napakahalaga sa bawat church na maturuan
ang bawat isa sa larangan ng pagkakaloob. As long na tayo po'y lumalakad sa katotohanan, huwag tayong matakot. Dahil ang bawat pagkakaloob nila, nating lahat, ay kaligtasan ng bawat kaluluwa. Libre ang pangangaral, libre ang pagtuturo, libre ang salita ng Diyos. Subalit ang jeep, ang bus, ang eroplano, ang barko ay hindi libre. Kailangan tayo magbayad ng pamasahe. Halimbawa na itong lugar na ito, hindi po ito libre. Subalit libre pong ipinapangaral ang salita ng Diyos. Napakahalaga na maituro ito ng mga pastor at pastora sa buhay ng bawat isa. At pag ito po'y narinig po natin, tayo po'y sumunod. Sumunod yamang ang bawat kaluluwa ng kaligtasan ng kaluluwa sa bayang ito, kapalit ng korona, na kung saan nasa trono ng Diyos. Dalangin ko sa Panginoon na tayo magkaroon ng burden sa kaluluwa. Dahil alam po natin ang katotohanan na ang bawat isang kaluluwa na hindi makakilala sa ating Panginoon Hesukristo sa ayot sa gusto natin, isa lang ang, dalawa lang ang pupuntahan. Amen? Langit at impyerno. Pag nakilala nila si Kristo Jesus na nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaharating sa Ama malibang dadaan sa Kanya. Dahil siya lamang po ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya makikita po natin ito, mababasa sa kasulatan, alam niyo pa ang istorya dito na kung saan tuwing mahal na araw ay naaalala ng buong mundo ang tatlong nakapako sa krus ng Kalbaryo. Amen? Dalawang magnanakaw at isang Diyos na sa kaligitnaan sa pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo na nagkatawang tao. Amen po ba? Dalawang magnanakaw, kaliwa't kanan, pero may Diyos na sa kaligitnaan sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoon Hesukristo na dapat pamarisan. Amen? Malakay 3. Nagtatanong ang Diyos, mga apostol, hindi po si Moses, hindi po si Elijah, hindi po mga hari ang nagtatanong, kundi ang Diyos. Matubid bang pag nakawa ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagdanakawan ninyo ako. Sa anong kaparaanan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog.